Ang isa sa mga biggest story ngayong araw ay official lang naglaro si Kyrie ngayong season para sa Brooklyn Nets at nabuo na rin ang big three nila. Pero merong kasing nagnakaw ng spotlight para dito kay Kyrie, si Lance Stephenson. Sa first 8 minutes kasi nitong si Lance, nakapagtala agad siya ng 22 points at 4 out of 5 mula sa 3-point area. Kasama dito yung last shot na ginawa niya nung first quarter. Meron pang standing ovation dito kay Lance Stephenson nang pumasok siya sa court. Si Lance kasi ay naging part ng 2013 at 2014 Indiana Pacers na nakatapat noon ng Big 3 na Miami Heat sa playoffs. Kasama niya noon si Roy Hibbert at Paul George. Pangatlong balik na rin kasi ito ni Lance dito sa Pacers at lagi nagkakaroon ng magandang game si Lance kapag nasa Indiana. Sa halftime lamang ang Pacers kontra dito sa Brooklyn, 73-60. Manageable pa naman ang lead na yon. Kaso mukhang nabigla ata ang net sa ginawa nitong si Lance Stephenson na 20 straight points na ginawa naman ni Lance since 5 minutes mark nung first quarter. Samantalang itong si Kyrie umiscore naman nung first half ng 8 points para dito sa Brooklyn Nets. Kaso nung second half naman nakuha ng Nets at nag-take over na si Kevin Durant. Nakalamang sila ng fourth quarter na meron silang 17-5 run kontra nga dito sa Pacers. Hanggang sa makuha na ng Brooklyn yung panalo. 39 points para kay KD, 18 points para kay James Harden. Si Kyrie naman sa unang game niya ngayong season ay merong 22 points. Iuupo ulit nila si Kyrie sa dalawang sunod na game, January 8 at 10 yun, versus Bucks at San Antonio, dahil maglalaro sila sa kanilang home court. Pero babalik si Kyrie versus Portland at January 13 versus Bulls, dahil road games yun. At doon ulit makikita si Kyrie dito sa Brooklyn. Parang lumalabas kasi nire-ready talaga itong si Kyrie para sa NBA game situation sa Portland at sa Bulls. Sa Pacers naman si Domantas Sabonis ay umiscore ng triple-double, 32 points, 12 rebounds at 10 assists. Yung umagaw naman ng spotlight ni Kyrie sa kanyang pagbabalik ay itong si Lance Stephenson na meron namang 30 points. Sa laban naman ng Warriors at Mavericks kung saan nga kaagaling pa lang ni Steph sa kanyang worst game ngayong season, mukhang tumuloy yon kontra dito sa Dallas. Dahil nung first half ng game na yon, meron lamang si Steph na 1 out of 10 mula sa field at 0 out of 5 mula sa 3-point area. Para kasing nagiging ironic dito kay Steph, kapag meron siyang record na nabibreak or record na maibibreak, nagkakaroon siya ng bad game. Nangyari kasi yung bad game na yon after din niya mabreak yung sarili niyang record sa most consecutive games na meron siyang at least 1 3-point shot na naipasok. Yung last December kasi ang worst month ni Steph in terms ng percentage, pero nakukuha pa rin kasi niya yung average na 5 3-point shot per game. Umi-score pa rin siya ng 30 points. Samantalang sa Dallas naman, si Luka ay meron namang 15 points. Ito rin kasi yung ikatlong game ni Luka since bumalik ulit siya sa lineup ng Dallas. Naging maganda naman ang simula ng Golden State pagpasok ng third, kaso hindi nila nasustain yun. Si Steph, ito na yung second consecutive game na meron siyang nasa 10% mula sa 3-point area. Nakapagtala siya ng 14 points, 9 rebounds at 5 assists. Kaso nasa 5 out of 24 siya sa field at 1 out of 9 mula sa beyond the arc. So nung chinek ko din ang stats ni Steph ngayong season, ito yung unang beses na meron siyang napakababang percentage sa magkasunod na game. Nakuha pa ng Dallas yung panalo. Si Luka umiscore ng 26 points, 7 rebounds at 8 assists. Ito na rin yung ikatlong panalo ni Luka since bumalik siya. Ang sunod naman makakalaban ng Golden State ay New Orleans sa January 7 at January 10 naman Cavaliers. Samantalang Dallas, January 8 Rockets at Bulls naman sa January 10.